Hi! Hello mga ka-YouTube! Narito muli si Teacher Annie para sa ating devotion number 3. So, handa na ba kayo? Sa devotion number 3, ating pag-uusapan kung paano maaalis ang malaking problema. So, di ba po, lahat naman siguro ng tao nakakaranas magkaroon ng problema. Kahit nga mga baby, di ba, pag nagugutom sila, yun na yung problema nila, iiyak sila para magkaroon sila ng food. Mabigyan sila ng milk ng kanilang parents. So, tayo bilang mga tao, normal na magkaroon tayo ng mga problema. So, paano daw po maaalis or mababawasan or mapapaliit ang ating malaking problema? So, base sa pagtuturo ni Father Joel Gatos, nanood po ako ulit sa kanya sa YouTube, sabi niya, fear magnifies the negatives in our lives. So, kapag daw po tayo ay natatakot, mas lalong lumalaki ang ating problema. Tama po, di ba? So, anong gagawin natin kapag tayo ay nakakaramdam ng takot? So, katulad ng dati kong sinabi, ito po, kailangan tayo ay magdasal at dapat mas manaig yung ating pananampalataya sa Diyos kaysa dun sa ating nararamdamang takot. Sabi nga po ni Father Rora, yung dati kong napanood sa YouTube, kung ikaw makakatulong sa'yo ang pag-aalala sa problema mo, bibigyan ka niya ng maayos na kalusugan, masosolusyonan niya yung problema mo pag nag-aalala ka, then sige, mag-aalala ka. Pero kung sa tingin mo, wala namang magandang maidudulot, yung puro pag-aalala mo na masosolusyonan bet nito yung problema ko, ano ba mangyayari dito sa pakikinig ko o sa devotion, masosolusyonan ba nito? O mag-aalala pa, mag-aalala ka na lang ba na mag-aalala? Iisipin mo na lang na iisipin umaga, tanghali, gabi kung anong gagawin mo sa problema mo. Tapos bandang huli, sumakit na ulo mo. Diba? So, sa halip, let's think the opposite of fear. Ano ba ang kabaligtaran ng takot? Ito po ay faith. So, yung pananampalataya natin. When we have faith, it magnifies the grace of God. So, ako po ganun. Kapag may problema ako, before, lagi ko iniisip, ano ba solusyon sa problema ko? Pero, nung unti-unti natututo na ako manalig, magtiwala sa Diyos, hindi na ako masyadong nag-aalala at nakakangiti na ako ng mas mabuti. Mas tinitingnan ko na yung buhay positively kasi sabi ko, hindi naman ako nag-iisa sa problema. Kasama ko ang Diyos. Okay? Kasama natin si Lord. So, sabi nga po, itanim natin sa ating puso na anuman ang ating problema, maniwala tayo na kasama natin ang Diyos. Meron nga pong kwento si Father Joel Gatos. Meron daw mag-asawa na mayroong problema lumapit sa kanya na mayroong 6 million pesos na pagkakautang. Pero ano ang ipinayo niya doon sa mag-asawa? Sabi niya, makakayanan nyo yan kitain sa tulong ng Panginoon. Sabi niya, 6 million pesos lang yan. Kung yung ibang mga tao nga, nakakain nilang kumita ng million-million kada buwan or kada linggo, kada araw, minsan oras lang, kinikita nila yung million. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, kung ano man yung problema natin, mahahanapan natin yan ng solusyon. Di ba nga, yung isang bahay, hindi naman niya nabuo ng isang araw lang. So, paunti-unti, bawat araw, kung tayo ay kikilos at hindi tayo susuko, magagawa nating solusyonan ang ating problema. So, in the first place, hindi naman po yan tatawagin na problema kung wala po yung solusyon. So, let's just be part of the solution. Kahit mahirap, kahit parang imposible, pero isipin mo, walang imposible sa Diyos. Basta naniniwala ka at hindi ka sumusuko sa tulong ng ating pamilya, ng mga kaibigan at ng Panginoon, anumang pinagdadaanan natin sa buhay, lilipas din yan. Sabi nga po nung quote na nabasa ko, lulubog din ang araw.
Diba? One day at a time. Sisikat siya and then lulubog din. Pag magka-problema tayo, masusolusyonan din natin yan. Hindi man sa ngayon, bukas, pero darating din yung araw na makakayanan natin mawala or mapaliit yung ating problema. So, sabi nga po, sumunod tayo sa kautusan ng Diyos at mapapasa atin ang grasya. Di ba po, sabi sa inyo, ako din mismo, mayroon din akong problema. Pero ayoko masyado mag-alala kasi may stress lang tayo. Huwag tayo magpadala sa stress. Kahit makukulit yung mga estudyante ko, sige lang. Ganun talaga, be grateful. Kasi kung wala namang mga estudyante, hindi ako magiging teacher. Siguro, hindi ako maha-hire dun sa school na pinagtatrabahuhan ko kung wala yung mga estudyante. Pero lagi ko sinasabi, huwag sila masyado makulit kasi si teacher, bata pa, ay, mukha nagmumukha ng ano. Diba? Tumatanda agad kasi nga, sa dami ng anak sa school. So, iiwanan ko na po kayo ng isang Bible verse. Hindi naman siya totally Bible verse, pero sinabi po ito ni Saint Padre Pio. Sabi, "Do not fear because Jesus is more powerful than all hell." Again, "Do not fear because Jesus is more powerful than all hell." According to Saint Padre Pio. So, wag na po tayong mag-alala, mga ka-YouTube. Bago pa dumating ang problema, alam ko nandiyan si Lord na gagabayan tayo at tutulungan tayo para masolusyonan natin yan. Okay? So, God is good. Sobra-sobra. Ayan, sabi yan Father Joel Gatos. Isa pa? God is good. Sobra-sobra. Yun lamang po for our devotion number 3. Thank you for watching this video. And until next time, bye!